Hi guys, ang gagawin natin ngayon ay DIY solar cellphone charger na ang mga parts ay makukuha natin sa bahay. So guys, maghanap na tayo rito sa ating bodega. Marami kasi ritong mga tinapong gamit, mga sira na, kaya dito tayo maghahanap na pwede nating gawing solar charger. Dito kasi guys sa probinsya namin, pag dumaan ng isang bagyo, mga isang buwan walang kuryente. Kaya naisipan ko itong gawin. So, kailangan natin gawin to. So, hanap na tayo ng mga parts. So, ito guys. Nakuha tayo ng solar plates. Ayan o. Galing sa flashlight. Ayan pa. Meron pang isa. So, ngayon guys. Hahanap tayo hanggang sa makarami tayo. So, ngayon guys. Ito na yung mga nakolekta natin ng mga gamit. Dito lang sa bahay. So, ngayon. Ito. Meron tayong electric tape. Stapler, cellphone charger na sira, tapos plastic pambalot guys yan, tapos itong solar plates, piraso ng karton at saka piraso ng plywood, glue at saka posporo. Ngayon itong sirang charger, kukuhain lang natin yung ano niya, yung cord. Tapos puputulin natin. Ito sira na to. Yung cord na lang ang kukuhain. Putulin natin. Kaya ito na siya. Ito na siya. Ngayon, ito namang solar plates tsaka itong cartons. May ginawa na ako kanina. Ito na yun. Ito na siya. Pinagdikit-dikit ko lang. Ginamit ko yung glue. Tapos, ito sobra. Itong solar plates na isa, sobra. Hindi na siya, alanganin na siya. Oh. Ito lang yung nagawa ko. Ito na yun. Hanggang dito lang. Ngayon, ito yung out, negative at saka positive output ng solar plates. Lahat sila, lahat ng ganito, lahat yan, isa-isa. Lahat niyan, sa kapit sa likod niyan, ganito. May wire na ganito. Positive at saka negative. Kinonek-konek ko lang yung mga positive niya at kada positive ng bawat isa at saka kada negative ng bawat isa. Kaya, ito na ang kanyang kinalabasan. Dinikit ko lang sila sa cartoons. Ito na yung positive at saka negative ng bawat isa. Ayan na yun. Ayan ang output niya. Ito yung mga wire nila. Ayan. Kita niya, okay? Ngayon, ang gagawin natin, kukuhain natin itong kaputol ng sirang charger. Pero ayos pa itong cord, yung charger lang ang sira. Kukuhain natin ang wire. So guys, itong charger, apat ang kanyang wire. So ang kukuhain lang natin dyan, yung dalawa, yung positive at saka negative. Yun ang main source. So, yung dalawa, puputulin natin. Pagdudugtukin niya yun natin, yung positive at saka negative. So, guys, dahil walang kuryente, ang gagamitin natin ay electric tape lang ang pandidikit natin. Yan, ganyan, guys. Tapos, kukuha tayo ng glue at sisindihan natin ng posporo. Tapos, yun ang ididikit natin sa wire para naka-fix na siya. Kailangan lang natin yung glue para ma-fix na naka-tap na siya doon. Ngayon naman, at na-fix na natin yung wire na hindi na siya gagalaw dahil sa glue na padikit na natin, babalutan naman natin ng plastic. Kukubera natin yung solar panel. Solar panel na siya guys. Solar panel na charger. Tapos gagamitan lang natin ng stapler. Ito na yung finished product. Nakapix na siya. Nakapix na siya. Okay na. Ngayon, itetest na lang natin. So guys, dahil medyo hapon na, sa pinto na lang natin ilalagay. Hindi na tayo lalabas. So ayan guys, tinest na natin. Oh. Gumagana siya guys. Nag-charge na siya. So, ayan guys. Oh.
So guys, thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye!